Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Matatanggap na ngayong buwan ng Marso ang 200 peso monthly subsidy para sa mahihirap na pamilya. Inihayag ito ng Malacanang matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturang ayudang pinansyal upang maibsan ang epekto ng pagtaas sa produktong petrolyo. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar na ang makatatanggap ng naturang ayuda ay mga pamilya na beneficiaries din ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sinabi ni Andanar na ang unconditional cash transfer ay magsisimulang ibahagi oras na ma-download ang pondo na tinatayang aabot ng 33 billion pesos. Tinawag ni U.S. President Joe Biden na war criminal si Russian President Vladimir Putin dahil sa pag-atake sa Ukraine. Sa isang press briefing, sinabi ni White House Press Secretary Jen Psaki na ang paggamit ni President Biden ng naturang salita ay galing sa puso dahil sa hindi makataong desisyon ni Putin. Kinumpirma pa ni Secretary Psaki na may ginagawa ng legal na hakbang ang U.S. State Department para panagutin ang Russia sa naturang usapin. Nauna nang umalma ang Kremlin government sa pahayag ni Biden na tinawag nilang unacceptable and unforgivable. Welta pa ng naturang bansa na hindi nila matanggap ang ganitong pahayag mula anila sa head of state, gayong mas marami anila ang napatay ng bomba mula sa Estados Unidos. Nasa kabuo ang 329 Filipinos ang na-repatriate na mula sa bansang Ukraine. Sa impormasyon ng Department of Foreign Affairs, hindi nalalampas ng 100 ang mga Pilipinong nanatili sa naturang bansa. Sinabi ni Sara Lou Ariola, Undersecretary for Migrant Workers Affairs, na may 19 na Pinoy ang mas piniling manatili sa naturang bansa, partikular sa syudad ng Kyiv. Nadagdag sa bilang ang 19 na seafarers mula sa barkong Chariana L na dumating kahapon, March 16. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchonko, nag-uulat. Mabulig! Sa madugong kinahantungan ng kaliwat kanang sigalot sa pagitan ng gobyerno at mga rebelde, paano ito nakaapekto sa hangad na pangmatagalang kapayapaan? Hindi yan makataong gawain. Gawain talaga ng terorista yan. Wala nang kausa. Ang gobyerno ngayon nakafocus na sa tunay na serbisyo. Sa patuloy na paglalakbay sa Eastern Samar, saksihan ang sitwasyong pangseguridad at pangkaunlaran ng Bayan ng Hipapad. How can you expect magulong area na magkakaroon ng mga investments? Mula sa mga engkwentrong nagpadanak ng dugo, hanggang saan sila dadalhin ng mga yapak upang takasan ang peligro. Magandang gabi, Pilipinas. Dito lang sa PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.